Maraming bayan sa Cebu ang nakaranas ng matinding pagbaha. Tatlong weather systems ang patuloy pang magpapaulan. May report si Nikko Sereno ng GMA Regional TV, Balitang, Bisdak. Animoy alon sa dagat ang rumaragasang baha sa Cebu City. Halos hindi na makita ang ilang sasakyan tuwing humahampas ang tubig. Tuluyan namang umapaw ang Mahiga Creek sa Mango Avenue. Ilang bahay ang pinasok ng tubig. Hirap sa biyahe ang mga motorista. Marami rin ang stranded. Sa barangay Mabolo, napilitan ng lumusong ang mga residente sa hanggang hita na baha. Pinasa na ng iba ang kanilang bisikleta. Gumamit naman ng sirang ref bilang improvised floater ang ilang taga Mandaue City. Umabot hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Sa Antiquera, Bohol, gumuho ang malaking bahagi ng kalsada sa barangay Tabuan. Epekto raw yan ng malakas na pag-ulan doon. Kinordona na ang apektadong lugar. Nadadaanan pa naman ang isang lane. Patuloy ang pag-iinspeksyon ng DPWH. 12 barangay ang apektado ng pag-apaw ng Cagayan River. Inabot na nito ang Alicaucau Bridge sa Cagayan City. Kinailangang sumakay ng mga residente sa bangka para makatawid. Ang pagtaas ng tubig sa ilog, bunsod ng pagpapalabas ng tubig ng Magat Dam bilang paghahanda sa posibleng pag-ulan. Ang LPA sa bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte, habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa bansa. Sa wind forecast map ng Metro Weather, isang panibagong LPA ang posibleng mabuo bukas. Maaari nitong tumbukin ang bahagi ng Northern Luzon sa weekend. Binabantayan kung lalakas ito bilang bagyo o hahatak ng habagat. Mula sa GMA Regional TV, Balitang, Bisdak, Nikko Sereno, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.